kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng Israel na ang laban nila ay para lamang sa Hamas at hindi sa mga sibilyang Palestino na walang kinalaman sa ginawang paglusob sa teritoryo ng Israel noong 7 ng Oktubre. Pero iba naman ang nakikita ng ilang bansa sa ginagawa ngayon ng Israel sa Gaza. Humigit kumulang 19,000 na ang mga natoda sa loob ng Gaza, bunga ng airstrike at ground assault ng IDF para sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ang matinding military pressure ang siyang solusyon para makamta ng Israel ang panalo laban sa Hamas. Talagang gigil na gigil ang IDF sa pagpulbos sa kanilang kalaban. Kaya kahit nasaan man ang mga ito nagtatago kahit na may mga posible pang madamay ng mga sibilyan, ay tila walang pakialam ang Israel kung bombahin nila ito. Ayon sa isang Secretary of State for Defense ng United Kingdom na si Ben Wallace, ang ginagawa ng Israel na walang pakundang ang pagbira sa kanilang kalaban sa Gaza kahit na may mga nadadamay na sibilyan, ay mas lalo pang nagpapadagdag sa galit ng mga Palestino na siyang naging rason kung bakit napakahirap resolbahin ang problema sa panig ng Israel at Palestine. Dagdag pa ni Wallace na ang pagdurog ng Israel sa Hamas ay lehitimong aksyon, pero ang pagbulbos sa lugar ng Gaza at hindi pagsaalang-alang sa mga sibilyang nadadamay ay napakalaking kamalian sa panig ng Israel. Matapos raw ang bigong pagpigil sana ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong Oktobre 7, ang siyang nagpapabulag sa pananaw ni Netanyahu para sana sa pangmatagalang solusyon sa kanilang problema sa katabi nilang mga Palestino. Kung sa tingin daw ni Netanyahu na ang ginagawa niyang pagpulbos sa loob ng Gaza na walang pakundangan ang siyang magtutuwid sa lahat ng nangyari ay nagkakamali siya, dahil mas lalo lang daw itong lumalala. Kung matindi ang galit ng mga Palestino sa mga Hudyo, ay siguradong ganun din ang nararamdaman ng mga ito sa kanila. Kaya parang hindi nakukonsensya ang mga ito sa laki ng bilang ng mga nadadamay na sibilyan sa tuwing ginagawa nila ang airstrike. Ang galit sa mga puso ng bawat Palestino at Hudyo sa isa't isa ang siya talagang rason kung bakit hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan ng mga ito. Hindi na bago ang kaso ng mga pananaksak ng mga sibilyang Palestino sa mga sundalo ng Israel, kahit minsan ay hindi naman sila inaano. Sadyang puno lang talaga ng galit ang kanilang mga puso kung kaya't nakakagawa sila ng mga ganong klaseng bagay. Sa sitwasyon ngayon sa Gaza ay klaro naman na kunting panahon pa ay malulumpo na talaga ng IDF ang Hamas kung hindi man nila ito maubos tudasin o kusang sumurender sa kanila. Pero ang kaso ay sobra-sobra ang puwersa ng mga armas na kanilang ginagamit sa Gaza, at parang hindi nila sinasaalang-alang ang buhay ng mga nadadamay na sibilyan. Masyadong mainit at walang kaingat-ingat ang mga sundalo ng IDF pagdating sa bakbakan. Ang akala nila na ang lahat ng kanilang nakakaharap ay kalaban na maaaring tumodas sa kanila sa anumang oras, kaya pati mismo kalahi nilang Hudyo na bihag ng Hamas ay nayari pa nila mismo nang mapagkamalan nilang kalaban. Maliban sa kritisismo ng ibang bansa sa Israel sa mga nadadamay na sibilyan, ay inaakusahan rin sila na sinasadya raw ng Israel na gutumin ng mga tao sa Gaza. Masyado raw masikip ang patakaran nilang pinapatupad sa pagpapapasok ng mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ng Gaza na apektado sa nangyayaring labanan. Malaki ang tsansa na sisiklab na naman ang panibagong gyera sa pagitan ng Israel at grupong suportado ng Iran sa Lebanon na Hezbollah, sa oras na may gagawin na naman itong hindi maganda sa Israel. Nangako ang Israel na wawasakin nila pati ang Hezbollah sa oras na may gagawin itong maling galaw laban sa Israel at sa mga mamamayan nito. Hindi pa nga siguro ngayon ang panahon na posibleng may makitang permanenteng solusyon para magkaroon ng permanenteng katahimikan sa mga lugar ng Israel at Palestine. Sabi nga ng iba,
ang Antikristo lang daw ang siyang makakapagpatahimik sa sigalot na nangyayari sa mga Hudyo at Palestino. Kaya't hanggat hindi pa ito nangyayari ay patunay lamang na hindi pa nakakagalaw ng kanyang mga plano ang Antikristo. Wala nang iba pang mas nagmamadali at gusto nang matigil ang giyera na ito, kundi mismo ang mga naninirahan sa Gaza na siyang direktang naapektuhan. Nawala ng mga pangkabuhayan pati na ng mga tirahan at higit sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana ay ingatan din ng Israel ang ginagawa nilang pamamaraan paano durugin ang Hamas na hindi nadadamay ang mga sibilyan. Dapat lang talagang maubos na ang bawat miyembro ng Hamas na walang ibang gustong mangyari kundi ang magdala ng kaguluhan at kapahamakan sa lugar ng Israel na kanilang kinamumuhian, pero dapat ring isaalang-alang ang buhay ng mga sibilyan. Dahil kung importante sa Israel ang buhay ng bawat sundalo nila, ay ganun din naman ang buhay ng bawat mamamayang Palestino na hindi miyembro ng Hamas at hindi gumagawa ng ikakapahamak ng kahit na sino. Ikaw, kumbinsido ka rin bang matinding galit sa kanilang mga puso ang siyang rason kung bakit hindi nagkakasundo ang mga Hudyo at Palestino? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.